Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng ikalawang linggo ng Kwaresma o apat na po na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob ng Basilica Minor, pamansang nambana ni Hesus Nazareno. Ang mga intensyon na manakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, si Isaias na propeta ay nagpaalaala sa atin na sundin ang kalooban ng Diyos, tumatalima sa Kanya at pagsabuhay sa Kanyang ibinigay na kautusan upang ang tipan ng Diyos at ng tao ay magkaroon ng mabuting bunga. Sa buhay natin, tinuturoan rin tayo ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo na sumunod sa Kanya at makinig at gawin ang tinuturo ng mga Pariseo kung sila'y nakaupo sa luklukan ni Moises upang tumatalima sa kalooban ng Diyos. Kuminsan sa buhay natin, hindi tayo tumatalima sa kalooban ng Diyos o dili kayay dahil sa ating kapusukan, kahinaan at karupukan tayo nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangirihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnawin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingapin mo at kukupin ang iyong sambayanan sapagkat kami may hinang tao lamang na pawang babagsak kapag di mo inalalayan.
Tulungan mo kaming laging lumayo sa kasamaan at mamalaging tumatahak sa landas ng kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga mamamayan ng Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin, talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti, pairali ng katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at maliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo'y maruming marumi sa kasalanan. Kayo'y magiging busilik sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagapin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa damban ay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyan mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana, kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masusunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad,
ang mga iskriba at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinagawa ang kanilang ipinangaral. Nagbibigkis sila ng mabigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw ng igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinaguga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang napakataas ay ibababa at ang napakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Martes tayo ng ika-dalawang linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Ang atin pong paksa sa araw ngayon ay pagsunod. Ano ba ang pagsunod? Ang pagsunod ay yaong tinitingnan yung kanyang tinuturing na makapagpahalaga sa kanyang buhay, magbibigay kabuluhan o saysay sa buhay, o magtuturo ng kabutihan. Kuminsan ito yung mga tao na nagtuturo o kaya nagbibigay landas ng kabutihan. Sa panahon ng mga propita, ang mga propita ay siyang nagtuturo tungkol sa tradisyon na tinatawag na Torah o tradisyon para sa kautusan. At ang mga propita ay nagtuturo sa kalooban ng Diyos o sa salita ng Diyos. At sila ay sinusunod. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa Aklat ng Propeta Isaias, Kapitulo 1, Versikulo 10 hanggang 20, sinasabi na ni Propeta Isaias na kanila pong isabuhay ang alituntunin at mga turo at kautusan. At ito po yung kautusan na tradisyon na binigay ni Moises na tinatawag na kautusan sapagkat nalito po ang 10 utos at iba pa mga kautusan at ang paglalakad na tumatalima sa kalooban ng Diyos at yung sinasabing turo, ito po yung turo ng mga propita na pinapahayag ang mensahe ng Diyos sa pamagitan nila upang sila ay mamumuhay, hindi sila mamatay kung sila ay tumatalima sa kalooban ng Diyos. Sa Hebreo, yung pagsunod ay tinatawag na lamakab.
Ganon din ang sinasabi sa Salmo 49 na sumunod at tumutalima sa kalooban ng Diyos upang ang mga handog nila ay handog na karapat-dapat para sa Diyos. Sapagkat sa versikulo 23 sa Salmo 49, ang masunurin sa Diyos ay sasagipin ng Panginoon ng lubos. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 23, versi 1 hanggang 12, sinasabi ng ating Panginoon na sumunod din sa sinasabi o sa tinuturo ng mga iskriba at mga parisiyo. Ano po yung mga iskriba? Ano yung mga parisiyo? Ang mga parisiyo ay yung membro ng isang elite na mga grupo ng mga Hudyo na dahil sa kanilang pagsunod ng litra por litra o literal sa mga kautusan ni Moises, sila ay dapat sundin. Pero sila ay napakayabang, pakitang tao lamang ang kanilang ginagawa. Pero sa lihim, mayroon silang ibang panukala, mayroon silang ibang intensyon sa kanilang pagpapahayag na sila'y mabuti. Ang mga iskriba, ito yung mga literado. Ibig sabihin, nakapag-aral. Pinag-aral nila ng mabuti ang mga nakasulat na tradisyon tungkol sa Torah o kautusan, tungkol sa mga turo ng mga propita o nabiim, at sa iba pang mga pagtuturo ng karunungan na tinatawag na kitubim, at ang akala nila, sila ay dapat sundin sapagkat nababatay sa mahalaga na tradisyon ng kanilang mga ninuno ang kanilang itinuturo at sinasabi. Pero iba ang sinasabi ng Panginoon. Sundin ninyo, ibig sabihin makinig at sumunod sa kanilang itinuturo, pero huwag silang tularan. Bakit po? Sila'y hipokrito. Sila'y nagpakitang tao lamang. Gusto nilang pagpugayan sa mga lansangan. Gusto silang tawagin na master o kaya guro o kaya expert o rabbi, kung anumang mga titulo. Pero hindi sila karapat-dapat sa mga titulo na yon dahil hindi naman isinasabuhay ang kalooban ng Diyos. Kaya gustong ipahiwatig sa atin ng ating Panginoon ang pagsunod. Dahil ang New Testament ay sa Koinokona Grigo, ang pagsunod ay akolutio. Sa Hebreo, dahil Hebreo po ang ating unang pagbasa, lamakab. At dito sa ating Ebanghelyo, akolutio. Na na-translate naman itong lumang tipan at bagong tipan sa Latin. At sa Latin, ang ginagamit na salita ay sequor, na para sa atin, salita, pagsunod. Ang pagsunod, ang pagtalima, ang pagnilay-nilay at pag-aaral upang namnamin ang itinuturo, ay dapat isinasa puso kung ito ay tinuturo ng mga karapat-dapat. At ano po yung pagtuturo ng mga karapat-dapat? Karapat-dapat sapagkat isinasabuhay nila ang kanilang sinasabi. O sabi pa sa English, walk the talk. Isabuhay ang itinuturo. At dahil dito, kinakailangan nating tingnan na karamihan po sa atin ay nakinig at yon okay lang hanggang doon. Dapat nating tingnan na mayroong batayan ang lahat ng ating napakinggan dahil itinuturo para sa pagkaroon ng buhay na hindi lang may saysay, hindi lang may kabuluhan,
ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat nating tingnan na ang lahat ng ating napakinggan sa mabuting balita o ebanghelyo ng ating Poong Hesus Nazareno na ito ay pagtuturo tungkol sa pagtalima sa Diyos at pagsabuhay sa kalooban ng Diyos ay dapat nating isabuhay. At ano po? Mayroon tayong gantimpala. Ang gantimpala ay mapasa atin ang mana sa kalangitan. Pero kailangan na tayo ay magpakumbaba. Kaya sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 23, Biso 12, ang nagpakataas ay ibabagsak o ibaba. Pero ang nagpakababa ay itaas. Kaya kailangan natin ang mapagkumbaba at bukas loob upang matanggap natin ang tinuturo ng ating Poong Hesus Nazareno at ating isabuhay upang tayo ay makapunta sa kalangitan. Yung gustong pupunta sa kalangitan, pumalakpak na ang mga lakas pa para makapunta tayo sa langit. Yung lahat ng gusto natin mapunta sa langit na kinakailangan, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Sa pagsunod, hindi lang pagsunod sa salita, isa gawa, isa puso, at isa buhay upang ang Diyos ay siyang tunay na gabay, liwanag, at daan ng ating buhay. Amen? Puray natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sundin natin ang mga pangaral ng ating Panginoon na siyang nagturo sa atin na tuparin ang kanyang gawain ng may kababaang loob at walang pagmamagaling. Atin pong itutugon, Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging lubos ang pag-aalay ng sarili sa kanilang dakilang bokasyon na ipangaral ang Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro naway makita ang kanilang mga itinuturo sa pamamagitan ng pagpapatotoo at mabubuting halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Atin nawang laging sikaping gawin ang matuwid upang maging isang buhay na kapangyarihang nagkakabisa sa ating mga pagkilos ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Atin nawang kalingain ng may pag-ibig at habag ang mga may sakit, mga matatanda at mga nangungulila, manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming panampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig. Hingnam ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo at gawing banal ang paghahaing aming ipinagdiriwang. Sa ika pagpapatawad ng mga kasalanan at sa ika pakikinabang namin sa pagpapalang iyong bigay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbakasakali mong kami ibubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng anak ang iyong kaluuban na ang mga pitduka ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y laging kaming makasunod. Kaya kaisa ng anghel sisiawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay sumitan niyong Espiritu yung banal, ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay, gaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo na patin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng magaling na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kamaypaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at teslat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. You are my hope and my strength.
me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. Nihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakalaga ng 20 pesos. Pabibibirin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno, ang large size ay nagkakalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay mga sumusunod kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard, o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Tambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pagsasalong ito, katapatan sa pamuhay namin, dagdagan mo at tulungan mong kami mamalaging kalugod-lugod sa iyo sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga nakiugnay sa atin sa iba't ibang social media platform at ako posting sa iba't ibang paraan, sa lahat ng mga nagbibigay ng tulong upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Naway kayong lahat ay pagpalain ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, at lahat ng nagbibigay ng tulong sa atin. Naway ang Panginoong Diyos ay magpapala sa inyo ng siksik, liglig, at nag-umapaw na biyaya. Tinatawag tayo sa pagsunod ng ating Panginoon at tumatalima sa kanyang kalooban. At ang kailangan dito ay ang ating pagpakumbaba at bukas pala at bukas puso o kababaang loob na kinakailangan natin na masintro tayo sa ating Poong Jesus Nazareno. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga may bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Iniaybusan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kinanginan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan na Manila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan niyo po ninyo ang mga dalamang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan mo yung mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangakon sa binyag, na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang
aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.